Dumoble po ang bilang ng mga kumukuha ng travel at medical certificate sa Quezon City Hall ngayong Disyembre. Yung pila po kanina, umabot na sa labas ng gusali at tumawid pa ng kalsada. Nakatutok si Maki Pulido. Kung kalbayo na dati ang makakuha ng medical and travel certificate sa Quezon City Hall, lalo na ngayon. Mula sa nasa 700 kada araw, dumoble ang bilang ng mga nangangailangan nito nitong Disyembre. Kaya si Paul, 4:30 pa lang ng madaling araw, pumila na. Nakalapit ng konti sa dulo ng pila, mag-aalas 10 na ng umaga. Halos di na ako natulog mo kagabi. Bakit? Dahil iniisip ko na baka hindi naman kami maabutan. Ganito kahaba ang pila. Dahil hindi na kasya sa hallway, ang dulo tawid kalsada na. Nasa Lagunang City Hall, katabi ng Elliptical Road. Kung makarating ka na sa malawak na hallway patungong main building ng City Hall, 3 beses iikot ang pila. Hindi bababa sa 100 metro ang haba ng hallway na yan. Hindi dyan matatapos ang pila. Tatawid ka pa ng kalsada para muling pumila sa gilid ng main building. Po, dapat po magkaroon sa barangay ng doktor kasi para doon na kami yung iba, hindi na pupunta rito lahat. Dapat mapaganda yung servisyo. Kung tutuusin, pwede naman sa barangay health center na ito kunin. Hindi lang ito maasikaso ng mga doktor doon. Lahat po ng health centers also issue travel and medical certificates. But of course, marami pa rin po silang ibang programa. So limited lang ang kanilang pwedeng ma-issue na certificates. Sa Antipolo City, online ang aplikasyon ng travel pass. Online din ang konsultasyon sa doktor para makakuha ng medical certificate. Maliban na lang kung emergency ang lakad, papayagan kang mag-walk-in. Ang mga link makikita sa June Andeng Facebook page. Ang certificate i-email sa'yo. Pero sa Quezon City Hall, kahit tatanungin ka lang kung may mga sintomas ka ng COVID at temperature check, tingin ng LGU, mas maigi pa rin harapan kesa online. Meron po dyan times na hindi po pala namin sila pwedeng mabigyan because they're too weak. Na kung online yon, paano namin masasabi na sila ay fit to travel? Nasa dulo ng pila sa may Elliptical Road si Perlita. Ayaw sana niyang umuwi ng probinsya dahil may pandemya, pero umiiyak raw habang nagmamakaawa ang ina, kaya kahit ganito kahabang pila, titiisin na niya. Dito na kami, talagang tuloy na, tsagaan na lang talaga namin para sa kanila. Sana mas maganda pang serbisyo ang ano yung, lalo na ngayon, last hour na, dapat mabilis. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.